guys, welcome back to my channel. Ngayon guys, mag-unbox tayo ng binili kong safety shoes. Ang brand niya guys is YBS and Umaga. Ewan ko ba? Umaga safety shoes. Actually guys, kabibili ko lang siya sa Lazada. Ang price ng shoes na to guys is 597 yung Umaga and 598 pesos naman guys yung YBS. Actually guys, na kung nanood kayo ng channel ko, may na-unbox na akong YBS na safety shoe. So recommended siya ng tao namin, yung ni Kuya Chris, ang aming technician. So nagre-request uli siya ng same brand na shoes. And then i-try ko din yung Umaga guys, kasi nakita ko sa description parang pareho lang sila. Actually pareho lang, i-reveal natin guys kung pareho nga talaga sila. Unahin natin itong Umagang kay ganda. So siya guys, yung YBS kasi disclaimer guys, hindi po ako paid partner ng YBS. So, gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung affordable na safety shoes na pangmatagalan. So, recommend ng tech namin yung YBS na brand. So, ito una guys, yung Umaga. Nakita ko kasi siya parang ang size kasi nito 40, hindi ko lang sure kung 44 ba siya. So, mura na siya kaysa sa nabibili natin na branded, na kilala. So, eto guys, yung Umaga. Ayan, Umagang kay ganda. Ang size niya pala guys is 44. Order to ng isang tech namin, kay Kuya Beltran. Eto yung shoes niya na Umaga. Ayan, yung brand niya. Yan guys, Umaga safety shoes. So, eto, ang laki. Sabagay, malaking tao kasi yung Ganyan siya, guys. Umaga. Umagang kay ganda. So, yan. Size 44 siya. Malaki siya, malaki. Actually, malaki naman talaga yung magsusuot nito. Yan. Umaga. Ano na siya? Oil resistance. Oil resistance na siya. Safety shoes na affordable. Stainless steel midsole pierce resistant. 1,200 newton. Steel 2 cups din siya. Anti-slip. Breathable leather upper. So, yan yung Umaga brand, guys. Ito naman yung YBS. Feeling ko same factory or same yung pinapagawa nila. So, magkaiba lang sila ng company na ilalagay sa Usually, gano'n naman talaga. Eto naman, guys, yung YBS. Feeling ko same lang din kasi pareho yung box nila. Ang difference ng price nila, guys, piso. Piso lang. Mas mura ng 1 peso. 1 peso yung Umaga kaysa sa YBS. So, ito guys, YBS. O, yan. Makikita nyo, magkaiba sila ng logo. Umaga and then YBS, guys. Umaga and YBS. Pero pareho-pareho yung box nila. Yung company lang. Yung brand lang din. So, ito guys, size... Ano bang size to? Size 43 siya. So, kinumpare ko lang yung Umaga and YBS. Same lang yung box nila. Magkaiba lang ng... Ito yung kanyang... Parang wala naman silang pinagkaiba. Wait lang. Okay. Ito yung kanyang... Yung YBS, guys. Oil resistance din siya. Yan. Yung loob naman niya, same lang din. Yan. So, parang wala naman silang pinagkaiba nito. Wait lang. Yung ganito, yung color dito. May pinagkaiba sila, guys. Wait lang. Ito yung Umaga. Ito. Umaga, and then ito yung YBS.
yung design nila, guys, medyo may pagka-difference sila. So, sa design lang naman sila nagkakaiba. Tsaka yung sa kanyang shoelace, yung lagayan ng ano niya, eto. Yan. Para lang din naman na ano, para stainless kaya, something ganun. Yung lagayan niya, eto. Tsaka konting design, guys, dito. May design yung ano, yung YDS, may ganyan. Parang reflectable something. Etong ano, umaga, wala siyang ganun, guys. Yan. Yun, guys, 1 peso lang ang difference ng umaga versus sa YDS. Tsaka yung YDS, guys, proven na siya na matibay, sabi ng tech namin. So, sa mga naghahanap ng medyo murang safety shoes, kasi usually kasi, guys, ang safety shoes is provided by the company. Kaso nga lang, pag hindi siya tumagal according dun sa yung parang policy, minsan usually sa mga occupational safety, mga 6 months lang, and then pag nasira na, tsaka nila i-replace ng libre yung safety shoes. According po yan sa occupational safety, guys. Depende din naman yun sa company policy nyo, kung anong policy na mayroon kayo. Kasi minsan hindi saklaw na rin. Or baka magkamali ako. Actually, guys, kasi nag-training din ako bilang safety officer. Basic nga lang. Hindi ako kasi katulad ng iba na construction safety practitioner or officer. Ganyan, guys. So, mga basic-basic lang ang ano natin, knowledge dyan. So, yung mga ano, you can contribute to my content, guys. Diba? Para alam natin. So, usually kasi, 6 months, pag hindi pa na-replay, ay nasira na siya within 2 months, 3 months, sasagutin ng empleyado ang kanyang PPE. Diba? Importante yung ano, PPE sa mga constructions, especially sa industry natin, guys. So, nasa construction din kami. Yun lang, guys. Sa mga ano, magtatanong kung alin yung mas matibay or alin yung magtatagal, you can try both, guys. Pwedeng palitan para mayroon kayong reserva, diba? Pwedeng bumili kayo ng umaga and then YDS. May mga high-end or something equivalent nito, guys, yung like safety jogger. Kasi safety jogger is medyo popular na siya ngayon. Pero yung tsaka Camel is from malls, and safety jogger naman. Marami din sa online, pero may maraming mabibilhan sa tawag nito. Saan ba? Binondo ba? Tama. Sa Quiapo, ganyan. Maraming bilihan doon na mas mura. Pero more than 1,000 plus ang isa noon. Yun. Eto, subok na yung YDS. So, below 1,000, only 598 pesos plus shipping fee pag hindi na-reach yung ano, hindi kayo makaka-appreciating. So, additional 40 pesos para sa shipping fee pag sa Lazada kayo bumili. So, ipipin ko, guys, kung saan ako bumili ng YDS and then the umaga para alam nyo kung saan yung legit na bilihan ng mga safety shoes para hindi tayo na gugoyo. Diba? Yun lang, guys. Thank you for watching. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, you can like and subscribe and leave your comment dito sa comment section ng ating video. Yun lang, guys. Bye-bye! See you on my next video.